But more needs to be done to end cyberbullying and shut down online sexual abuse and exploitation and all other cyber threats and attacks. We, members of Congress, do play a major role in all these. First, this youth representation calls on the House of Representatives and the Senate to carefully study, identify, and address the gaps in laws for child protection online, cybersecurity, and privacy. A congressional oversight of these existing laws is timely and necessary at a time when study and work are done remotely through online and digital means. Habang iginigiit natin ngayon ng epektibo at pangmasang tugon sa pandemya, kailangan din para sa ligtas na balik trabaho at ligtas na balik eskwela ang ligtas na paggamit ng internet. Iba pa na usapin ang speed at reliability ng connectivity nito. Kailangan din maging malinaw ang obligations ng mga internet content at service providers at mga social media platforms sa proteksyon ng mga users nito. Second, focus and funding must also be provided for programs and services for victims of OSEC and cyber threat. Support must also be given for the hiring and proper compensation for guidance counselors and professionals and health workers to promote and protect not only the physical but also the mental and emotional health and well-being of the people, especially for children. Ang edukasyon, impormasyon at training tungkol sa mga usapin na ito ay hindi lang para sa mga bata at kabataan, kundi para rin sa kanilang mga magulang, guardians, guro at mga nakatatanda. Third, on cyberbullying, we hope and persevere to build a culture of trust, empowerment, dialogue, and cooperation instead of fear, hate, disinformation, and division. Mahalaga rito ang partisipasyon mismo ng mga bata at mga kabataan. Hindi lamang kami mga beneficiaries ng mga advokasya, kundi mga tagapaghubog rin nito. Ang mabilis na daloy ng impormasyon at pag-unlad ng teknolohiya ang naglalagay sa aming mga kabataan ngayon sa napakahalagang posisyon upang magbigay ng aming mga pananaw at palagay sa mga usapin na kami mismo ang nakararanas para sa epektibong pagtugon sa mga hamon sa ating lipunan ngayon. Fourth, on the need to look into the total life context as discussed by Dr. Angelo, this stresses the need to put children, youths, rights, and welfare at the core of planning and crafting policies and financing to support and uplift the lives of Filipinos and ensure that no one is left